Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa biga or beam. Saan nyo ba nakikita yung beam sa isang plano? Kung maghahanap ka sa plano, makikita mo yun sa structural plan. Kung saan, ang nagdidesign yan ay ang structural engineer or gumagamit siya ng seismic analysis or structural analysis para malaman yung size ng inyong biga. So, importante na meron kayong structural engineer. Pero, eka nga, rule of thumb, siyempre yung iba, hindi na gumagamit or tinitingnan na lang kung ano yung ginagawa sa ibang bahay. Meron kasi tayong tinatawag na rule of thumb. Kung saan, malalaman naman natin na base sa mga experience ng kilala ninyong manggagawa, ganun din naman yung ginagamit na paraan para makuha yung sukat. So, dahil sa pagkopya ng sukat na yun, although, yung bawat structure ay may kanya-kanyang design, kanya-kanyang dalang weight pagdating doon sa bandang itaas. Kung titingnan natin yung plano, mapapansin ninyo na sunod-sunod ang pagbibigay ng weight bawat structure. O meron bawat isang structure ng iyong bahay, meron silang ginaganap ng papel kung alin yung kanilang bubuhatin. Halimbawa, nauna dito, pagdating sa pundasyon, andyan yung puting. Yung puting, binubuhat na yung poste. Ang poste naman, binubuhat yung beam. At yung beam, binubuhat yung flooring. Lahat ngayon ang nasa ibabaw ng flooring, gumagalaw man or hindi, partition, or kung meron mang mga machines na nasa ibabaw niya, iyon ay dadali ng biga at ibibigay naman sa poste. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa biga. Gaano ba kalaki ang biga kung sakaling wala naman kayong hawak na plano o yung bahay ay hindi niyo naman ginawa ng plano? Ano ba yung magandang size ng mga bakal na pwede natin gamitin? Sa rule of thumb, titingnan lang natin base sa mga experience at yung ibang mga concept kung paano kinukuha yung sizes ng bakal, yung reinforcement, at yung laki ng biga. Ano yung pinaka-depth niya at saka yung base. Titingnan din natin yung mga detalye ng stirrups. Titingnan din natin kung paano ang formation ng bakal sa bawat punto, sa bawat pwesto doon sa ating kahabaan ng biga. So tara, i-sketch ko sa inyo at tingnan natin kung paano ginagawa yung biga. Okay, halimbawa meron tayong isang biga. Paano ba natin nahatiin or hahanapin kung saan dapat nagkahiwa-hiwalay yung partisipasyon ng nasa bandang gitna at nandun sa malat na poste? Ang ginagawa natin dito is dinidivide natin sa 4 yung biga. And then doon natin hahanapin yung mga partisipasyon o yung detalye ng bawat bakal. Halimbawa, meron siyang distance L, yung layo ng poste to poste. Hatiin natin yan sa 4. Yung L over 4 natin, kabilaan, L over 4, 1/4 ng distance natin na ito. Dito magkakaroon ng changes ng direction ng bakal. Kung yung bakal natin ay meron dito sa ilalim, meron din sa babaw, extend na lang natin siya nandito sa kabila. Yung mga bakal na nasa bandang ilalim ng biga ay mas marami compare dito sa
bakal na nandun sa AWR, nasa bandang ilalim. Kasi nga, kung titignan natin yung pinaka-diagram ng kanyang stresses, yung nasa bandang ilalim na to, lumalabas yung stress niya, yung nararamdaman ng isang structure na to, ay tension. Pag tension yung nararamdaman sa bandang ilalim, nasa ilalim yung bakal. Nasa ibabaw niya is compression. Pagka tension ay nasa bandang ibabaw naman ito, bumabaluktot na ganon, basta kung mali yung nasa ibabaw, siya yung tension, yung nasa ilalim, siya yung compression. Isang pinaka-ideal na kombinasyon sa isang reinforced concrete beam at yung iba pang mga concreting works ay yung pagsasama ng bakal at simento. Kasi yung dalawa na yan, matibay yan sa kani-kanilang ginaganapan pagdating dito sa biga. Pagka sinabi nating simento, matibay yan sa compression. Pag sinabi nating bakal, matibay naman yan sa tension. Halimbawa, pagka hinihila yan. Kasi tinatrato natin yung isang structure na meron silang nararamdaman. Meron silang stresses. Kaya, inaayon natin yung lahat ng detalye base sa tingin natin kung ano yung dapat natin gamitin dito o ilagay sa tamang posisyon yung mga bakal at kung gano'ng kakapal, kataas yung biga. Now, kung lalagyan natin ito ng stirrups, roll of thumb, usually ang ginagamit natin dito nung malapit dito is nasa 6 inches. Or pwede namang 4 inches yung tatlo and then 6 inches na yung natitira. Pagdating naman dito sa gitna, mula rito sa paglilipat dito sa L over 4 dito, saka L over 4 dito, pwede ng 8 inches. Ngayon, kukopihin nyo na lang kung ano yung ginamit nyo rito, yun na lang din yung gamitin nyo dito. Now, dahil nga iba yung nararamdaman sa bandang gitna, iba yung itsura ng bakal natin dito. Halimbawa, lagyan natin sa maximum na L or 5 meters yung haba ng biga. So, ano ba yung minimum na pwede natin gamitin pagdating sa detalye sa dito sa gitna? Pag pinutol natin itong gitna, usually, ang bakal natin, dahil tension yung ilalim, ito yung bakal na gagamitin natin dyan. Dahil compression lang naman sa ibabaw, ang kailangan natin siya nasa ibabaw, eh hindi naman siya masyadong maraming bakal. Kasi ang importante dito sa ibabaw ay yung simento. Dahil siya ay compression, magaling sa pagkukompress yung bakal, napakatibay. Yung simento, magaling sa pagkukompress yung simento. Kaya, simento ang importante sa nasa bandang ibabaw sa bandang gitna. Dito naman sa baba, dahil tension siya, hinahatak siya, mas mahina, mas maraming bakal dito kesa sa simento sa bandang ibaba. Ang ibig sabihin lang yan, pagka nag-cut tayo dito na malapit sa poste, ang magiging detalye ng biga natin ay kapareho lang din ito. Kaya lang mababaliktad. Yung nasa ibabaw ngayon, yung mas maraming bakal, ang nasa ilalim naman, yung kokonti. Kasi nga may support na siya. So sa ilalim, mas marami yung simento. Sa ibabaw, dahil ito nagkocompress siya, yung band ito,
tension siya, para siyang hinihila sa ibabaw. Sa ilalim, compression. Okay. Ano ba yung size ng biga na kailangan natin? Usually, rule of thumb ang ginagamit dyan base dun sa mga experience, sa mga concept, is that meron tayong ginagamit na yung 5 meters. So, this is the depth. And this is the base, B. Yung depth niya is equals to 5 meters. Kukonvert lang yan doon sa English system into a feet. So, halimbawa, how to convert 5 meters? You have 5 multiplied by 3.28. So, pag in-multiply mo sa 3.28 yan, yung meter, magiging feet na. So, 5 times 3.28 equals to, so, meron tayong 16.4. Ngayon, yung 16.4 natin na to, ito na yung gagamitin nating height or yung depth ng beam natin. Kaya lang, instead of following the this one is in terms of feet. So instead now in feet ito gagawin natin, ito yung pagpinaka depth natin in inches. So yung depth will be equals to 16.4. Pero hindi ba based doon sa ginagawa natin, tinitingnan natin kung gaano hindi magiging wasteful yung materials kasi yung plywood natin is sa 4x8. Mas mainam gamitin yung 16 para marami ang magagamit na ano sa plywood. So gamitin natin dito is equals to 16 inches yung pinaka depth niya. Now, paano naman hahanapin yung face natin? Usually, nagre-range yung B natin with ratio from 1.3 to 1.5 yung pinaka-ratio niya. So, ibig sabihin, ang ratio niya, kung this is 16, kailangan may ratio siya na 1.3 to 1.5. So, paano yon? Hanapin natin yung depth. Yung B is equals to 16 over 1.5 or B is equals to 16 over 1.4 or B is equals to 16 over 1.3. So hanggang 1.3 lang yung advisable or magandang gamitin natin bilang base ng itong beam natin. So okay? This is 10.66 or equals to 11 inches. Next is 16 over 1.4. That is approximately equals to 11 pa rin. Next is 16 divided by 1.3. Sorry, this one is approximately, pwede nang gamitin to is 10. So, ito lang. Dito, pwede naman natin gawin na D is equals to 16 over 1.5. Pwede natin gamitin 10 inches. Ito, pwede natin gamitin 11 inches. Ito, pwede natin gamitin 12 inches. So, mamili ka kung ano yung magandang gamitin natin. Ano ba yung pwedeng maging size? Pwede sabihin natin na hindi masyadong
matatapon yung materials pagka 4x8. Or pwede rin naman natin gamitin 10 inches. Pwede rin natin gamitin 12 inches. So nasa sa inyo, pwede ding 10, pwede ding 12. Pero para magkasya yung bakal, so sabihin natin that this one is equals to 12 inches. Kasi i-check nyo rin yung bakal. At saka yung formation, may bawa, hindi naman kasya sa ilalim. Thumb rule, ginagamit natin minsan pagka pinagdidikit-dikit natin yung apat. So, pwedeng yung bakal dito sa ilalim, pwede natin itaas doon. So, gaano ba yung sukat ng mga reinforcement natin dito? Bigyan natin ng konting standard. Sabihin mo na maximum, di ba? Ang maximum natin dito sa residential is 5 meters. Pag lumapas ng 5 meters, eh, pwede na kayong magkonsulta sa structural engineer para mas sigurado. Ang minimum, if this is 5 meters, tundin mo na ito, pwede itong 12 millimeter diameter deform bar. Tapos ito, kahit na ito yung dalawa na ito, yung dalawang nasa gilid na ito, pwede natin gamitin 16 millimeter diameter, at yung dalawa namang nasa gitna na ito is 12 millimeter diameter deform bar. So, kayo na lang kung paano nyo ibabaytern dito. Pagdating kasi dito, nandito nilalagay yung tinatawag natin yung bangka. Sa L over 4 na ito, di ba nasa gitna, nasa taas yung mga bakal natin? Pagdating dito, pwede natin i-bend yan. Yung bend yan is nasa 60 degrees. Claro. Sa kabila, ganun din. Kung asan yung L over 4, eto. So, pwede na tayo mag-bend yan. Tapos dito naman, ito nasa ilalim, yung extra bar, yung dalawa, pwede natin diretso dyan and then i-bend natin pataas. So, yung iba naman, dahil nga sabi nila, kapraso na lang, dinidiretso na nila yung nasa ilalim. And then, laro-laroin nyo na lang yung nasa ilalim na to, o kaya yung mga bakal nasa ibabaw. Basta, importante kung ano yung area na nasa ibabaw, ganoon din yung area ng nasa ilalim. Ang baka, ginawa nyo, puro 12 millimeter diameter lahat ang ginamit nyo, pwedeng gawin nyo naman yung lima, i-check nyo muna yung gaano yung area ng bilog. Yung bilog ng bawat deform bar, dapat magkapapareho sila para yung area niya, nagko-contribute din yan kung gaano yung weight per meter ng isang materials. Okay, well, that's all.